Ring, 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 ding, ding, ring, ding, ding, ring, ding, ding, ring. Tell him what time it is. Yeah. Hello, hello mga ka-vlogmates. So ngayon is gagawa naman natin ngayon ng reaction yung mga hindi pa pinalad makapasok sa bahay ni Kuya. Gaya ng tinatawag nila na Star Dreamers na nakatira ngayon sa Camp Star Hunt. So, umpisahan na natin to. Lance Carr, ang Captain Ball Cutie ng Davao. So, si Lance is, kung napanood nyo, nung nasa 100 Islands pa sila, si Lance ay cutie-cutie talaga kasi gwapong-gwapo talaga siya. Varsity talaga siya, guys, sa kanilang school. And kung napansin nyo, nanood kayo dun sa 100 Islands, is nagkasakit siya kaya hindi siya nakasali dun sa parang huling task o huling challenge nila dun sa Camp Star Hunt. Kaya din isa din siguro yun sa hindi siya nakapasok dun sa bilang official housemate kasi nga hindi niya nagawa yung yung last challenge na ginawa dun sa 100 Islands. Pero eto naman si Lance is parang pinipare siya ngayon dun sa Camp Star Hunt kasi pinapalabas yung mga Star Dreamers kada ata PBB Gold yon. Tutok kayo dun sa Camp Star Hunt pag PBB Gold na. Pinipare si Lance sa isang Star Dreamer din na si Ashley na galing sa Australia. So ayun si Lance, parang feeling ko makakapasok siya sa sa bahay ni Kuya. Feeling ko magiging official housemate din siya. MJ Sevilla, ang trip sister tropa ng Camarines Sur. So si MJ is palatawa siya, parang lagi siyang parang binibiro yung mga kasamahan niya, gusto yung nagpapatawa siya palagi, parang kengkoy kung tawagin. Tapos kung napapansin niyo, kung nanonood kayo ng PBB Gold, yung ipin niya dito pustiso, yung isa dito, kaya yun, ginagawa din niyang kalokohan yun kasi natatanggal niya mag-isa. At yung isang tit lang ata niya dito sa harapan, natatanggal niya yun, tapos binabalik. Tapos yung mga kapwa niya, Star Dreamers, kasi hindi pa naman siya housemate, yung kapwa niya, Star Dreamers, natutuwa sa kanya kasi nga, palatawa siya, tapos palagi, gusto niya masaya lagi dun sa Camp Star Hunt. Feeling ko, ewan ko lang, para sa akin, parang hindi naman siya agad-agad pa makakapasok kasi madami pa siyang patutunayan. Doon sa 100 Islands kasi, parang wala naman siyang wala siyang nagawa pero parang hindi pa enough yung mga nagawa niya doon sa 100 Islands. Kaya din siguro hindi siya naging official housemate dahil doon. Jem Makatuno, ang Fantacostic Kabalen ng Pampanga. So si Jem, sa unang kita ko sa kanya nung pagpasok niya palang doon sa pinakilala pa ni Robby doon sa 100 Islands, akala ko, kasi chubby siya, akala ko, bakla siya, o parang silahis siya, parang kasi yung galaw niya. Pero, ayun, madami ding napagkamalan siya na bakla, kasi nga yung galawan niya, tapos yung aura niya, mga ganun. Pero si, kaya ginawang Fantacostic si Jem, kasi nga magaling siyang kumanta, mag-compose, nag-gitara. Ayun, kaya doon din ang isang doon sa Camp Star Hunt, magpapasaya, kasi nga, hindi sila maboboring doon, kasi nga, meron silang taga-gitara, taga-gawa ng kanta. Kasi doon sa Camp Star Hunt, compared mo sa bahay ni Kuya, mas maano silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin doon sa camp kaysa sa bahay ni Kuya kasi mas madaming rules sa bahay ni Kuya. So, sana makapasok si Jem kasi pala kaibigan din naman siya, hindi naman siya yung pero ewan ko lang kung makapasok siya. Pero hope so na makapasok si Jem Makatuno, Kabalen sa Pampanga. Batit Espiritu, ang boy masigasig ng Nueva Ecija. Sa unang pagkakaano ko kay Batit, parang pangit ng palay yung pinangalan sa kanya dun sa sa PBB, yung pinasok sa PBB na Batit. Hindi ko na matandaan kung yung real name niya, pero maganda yung real name niya. Kesa naman sa Batit, ayun, nung unang kita ko dun sa 100 Islands, is medyo medyo maangas siya. Maangas siyang tignan, yung mga galawan din niya, maangas siya. Parang akala ko nung una, hindi talaga siya makakapasok bilang official housemate kasi ang gusto ni Big Brother, yung parang laging tumutulong, laging may, yung bang gusto niya lagi yung parang accept lahat-lahat na mga challenge na ginagawa, hindi yung parang tamad, mga nakaupo lang doon. Pero hindi ko talaga siya nakitaan na makakapasok siya sa PBB kasi akala ko pag nakapasok nga siya sa PBB, baka ma-evict din agad kasi yung ugali niyang ganun. Pero hindi pa naman natin alam, malay natin. Pero nung nasa camp na siya, medyo nagbago na siya, medyo yung mga challenge na pinapagawa sa kanila is
parang siya yung nangunguna na. Pero hope so then na makapasok siya bilang official housemate kasi ilang buwan pa silang mananatila dun sa Camp Star Halik. Kasi every week may tatawid para maging official housemate. Shami Baltasar ang Miss Positivity ng Davao del Norte. So si Shami, ano siya, half din siya. Hindi ko lang alam, hindi ako sure kung ano yung ano niya. Parang German ata siya or Egyptian ata, mang ganun. So si Shami, nung nasa, ano na naman siya, nasa Camp Star, hindi, nasa 100 Islands pa lang siya. Ngayon din, parang yung ibang teen housemates na parang batang-bata pa yung galawan nila. Kaya madami din naging ano basher mga yan kasi nga parang hindi deserve nila makapasok dun sa o bilang maging star dreamers or isang official housemates. Pero nung nakapasok na siya dun sa bahay ay dun sa Camp Star Hunt, kung napanood nyo yung nung pagkapasok ni Lance, kasi nga si Lance, di ba, varsity player, tapos gwapo siya, may itsura talaga siya, matangkad, pamaputi, may lahi din. Pagkapasok niya dun sa Camp Star Hunt ni Lance, bigla siyang kinilig. Kinilig siya, kasi nga, gwapong-gwapo siya kay, ano, kay Lance. Eh, parang feeling na may crush si Shami kay Lance. Hindi ko lang alam kung magkakagusto itong si Lance kay Shami. Depende din, kasi may itsura din naman sa, ano, si Shami, pero hindi ko alam kung makakapasok siya. Hindi natin masasabi, hindi ko din sure kung makakapasok si Shami kasi medyo mahinhin siya. Eh, ang gusto naman ni Kuya is palaban. Narcy Esguera, ang munting bituin ng Laguna. So si Narcy ay 13 years old lang siya, so batang-bata pala siya. Pero feeling ko kasi yung mga galawan niya, kung nanonood naman kayo ng PBB 8 Gold, tsaka sa dun sa Prime, pinapanood din o dun sa, ano, sa 100 Islands, hindi ko talaga gusto yung aura niya kasi hindi siya nag-ano. 13 years old pero yung galawan niya parang mas matured yung galawan niya, parang hindi bagay. Minsan may mga sinasabi yung mga tao na anak daw siya ni ano ni Binay kasi maitim si Narcy tapos ano pa siya syempre 13 years old pa lang, medyo mataba siya, machabi siya tapos maitim tapos ayun kaya sinasabi nila na ano si kamukha niya o anak daw siya ni Binay. Kilala niyo naman siguro si Binay, 'di ba? Ayan siya oh, si Binay. So ayun, feeling ko kaya nga hindi siya nakapasok kasi nga medyo maarte din siya lalo ngayon kahapon yung pinalabas doon sa Camp Star Hunt na si Narcy is parang feeling niya hindi na siya deserve pang makapasok doon sa bahay ni Kuya kasi nga sa umpisa pa lang daw hindi na siya nakapasok. So ito naman si Ashley. Parang sinabihan siya kaya madami ding pumuri kay Ashley dahil sa word of wisdom na sinabi niya kay Narcy. So dahil sa galawan na Narcy na yun, madami siyang naging basher na parang sinasabi ng ibang tao na hindi na daw niya deserve makapasok pa sa bahay ni Kuya kasi nga nandun pa lang siya Camp Star Hunt, nag-umpisa pa lang sila, parang umaangal na siya, parang nagre-reklamo na siya. Gwen Apuli, ang beautiful bunso witty ng Albay. So si Gwen, maganda siya, mestiza, matangkad. Medyo nung nasa 100 Islands sila is may nagawa din siya kagaya nila Angela. Kasi kung napanood nyo yung unang challenge na binigay ni Robbie sa kanila sa 100 Islands, yung bang may ano ba yung tawag, parang lagayin ng ano ng tubig tapos papasapasahan nila yung tubig. So isa din siya kasi nga matangkad siya kaya siya din yung isang nakatulong sa kanila para magawa yung challenge na yon. So hindi ko lang alam bakit hindi siya nakapasok. Siguro may mas deserving pa talaga sa maging official housemate. Pero siguro kung pagpapatuloy niya yung mga nagawa niya sa 100 Islands tapos doon sa Camp Star Hunt sa mga challenge na darating sa kanila, siguro papakita pa niya mas lalo, siguro magiging official housemate siya kasi bet ko din siya makapasok bilang official housemate si Gwen Apuli. Pero hope so makapasok siya. Parang mas gusto kong makapasok dati si Gwen kasi si Kaiza o Kiza. Ashley Del Mundo, ang adventurous angel ng Australia. So, nung pagkapasok niya dun sa, nung pinakilala pa lang sila sa, ano, sa 100 Islands, mahinhin siya. Tapos, syempre, yung accent niya, Australian talaga. Bakit parang nagtatako kasi lahat ng mga Australian, parang siya yung Ilona. Kilala niya si Ilona Garcia, di ba? So, si Ilona Garcia, parang si Ashley, parang ganun yung galawan ni Ashley. The way siya magsalita, yung bang mahinhin din siya, mga ganun. Hope so na maging, yung mga sinasabi ng ibang tao, parang, si Ilona, parang magiging Big Four, part din siya ng Big Four. So, ngayon yung sinabi ko sa inyo kanina na pinipair siya kay Lance dun sa Camp Star Hunt, pinipair si Lance kay Ashley.
Kasi kung gusto niyong balikan yung eksena ng sa Hamster Hunt, yung bang getting to know each other si Lance at saka si Ashley. So, ang cute magsalita ni Ashley. So, bet ko din siya makapasok bilang official housemates. Pero hindi pa natin alam kung magiging o kung magtatagal pa siya sa bahay ni Kuya. Kasi nga, di ba, madami pang linggo silang magsama-sama. Doon madami pa silang haharapin na challenge. Hindi natin alam kung ano yung paano sila makitungo sa mga kapwa nila sa housemate kasi nga sila yung magbibigay ng puntos. So sa ngayon, madami ng ship, mga ship, mga ship ng ganon. Alam nyo kung ano yung mga ship yun. So pinipair nila, meron ako nababasa sa Twitter na Jel Mitch, si Angela at saka si Mitch doon sa official housemates. And then sa kabila naman is yung si Ashley tsaka si Lance. So yun yung sinaship sa Campstar Hunt. Tapos sa kabila naman is yung si Jel Mitch, yun ang pinipare. Tapos paano naman hindi nila ipipare yun kasi sila na yung ano, parang nilalayag talaga, kaya madami na ding ships ngayon. Pero yung iba, may nababasa ako na si Angela gusto nilang i-pair kay Lance. Kung siguro nakapasok si Lance dun sa bahay ni Kuya, pwede pa nilang i-pair si Lance kay Angela. Pero wala eh, mas gusto. Parang kasi lahat ng mga girls dun sa Hamster Hunt, si Ashley lang talaga yung parang medyo okay ko. Parang okay dun sa bahay niya, sa Hamster Hunt, kesa sa mga iba kasi medyo bata-bata pa talaga siguro. Kasi si Lance 19 na ata or 18 eh. So, ayun. So, ayun mga ka-vlogmates, thank you sa mga nanood na naman sa reaction natin sa mga ano, Star Dreamers. I hope so na may mga nanood pa din sa mga ganito, and then mag-update din ako, gagawa din ako ng mga video, mga vlog, mga video din about sa mga makakapasok, mga katawid, yung mga eksena ng Ashlands. Ayun, sila lang naman yung nakatutok na sa Campster Hunt. And then sa kung gusto niyo manood ng mga eksena o mga ganap na from PBB o Choyo sa Prime Time and then sa Campster Hunt, pwede nyong i-click yung o mag-subscribe kayo sa ibang, sa isang channel ko. Ayan, ilalagay ko diyan, ilalagay ko yung name ng channel ko na yan, diyan kayo. Pero pinopost ko din naman dito sa channel ko na to, kung saan link na yan. So, nagpo-post ako, nag-update din naman ako doon. Kung gusto nyo lang naman manood doon, click nyo lang yung link. And then, kung gusto nyo may mga ganap ng mga PBB, Big 4, tsaka PBB Adult, Big 4, is dito ko ina-upload yung iba. So, dito ko na lang ina-upload dito sa channel ko na to. Pero yung mga eksena ngayon, mga ganap ngayon sa PBB 8, Prime Time, sa Hamster Hunt, nilalagay ko siya sa ibang channel ko. Iwas tayo sa copyright. So, ayun, thank you sa mga nanood. Hanggang sa uli.